ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinien. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong edu-viewers, and welcome once again sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Sinien. Patuloy po tayo sa ating Mindoro series kung saan ating makakapanayam ang isa naman pong FR kung saan isiniwalat niya sa atin ang talamak na pagkakaroon ng kabit ng kanilang mga commander, gayon man ang pagnanakaw ng mga ito na mga bagay na hindi naman po sa kanila. Ang guest po natin ngayong araw na ito, walang iba kung hindi si Ka Ali. Lee, paano ka pumasok sa pagiging NPA? Bakit ka nakumbinse na maging kasapi ng bagong hukbong bayan? So, lugar sa namin, yung lupa ba na kinatitray ka namin ay pinamahagi ng mga NPA nung araw? RA yung tawagan. Ano yun? RA. Revolusyonaryong Agraryo. Oh. Okay. Kasi pinsan tiyohin mo si Gaspar. Oh. Okay. Actually, I do viewers, prior to this conversation, the very first conversation that I had with the FRs dito sa Oriental Mindoro is with Ka Gaspar, which napanood niyo yung nakaraang episode. Ngayon, isa sa mga sumuko din itong si Ali. So, napag-usapan doon sa episode natin with Gaspar, yung revolusyonaryong agraryo. So, the same thing yung kanyang experience. So, anong ginawa nyo doon sa lupa na pinamahagi ng NPA? Doon kami nagsasaka. Doon kayo nagsasaka? Doon sinasaka namin. Sila, Gaspar, ang pagsasaka nila is palay. Oh. Ganon din sa inyo? Ganon din. Palay? Palay din. Ganon din, 2%? Oo. Okay, pero yung mga magulang mo yan, anong role mo doon noon? Anong papel mo doon sa sakahan ninyo? Nung doon pa yung ama ko, katulong-tulong lang, magkapatid. Pero nung wala na kami, na mismo magkapatid ang nagsaka. Kayo na mismo magkapatid? Mula 2008 hanggang 2011. 2008 hanggang 2011. Ilang kayo magkakapatid? Bali, walo. Walo. Pero mahirap ang buhay sa pagsasaka, di ba? Oo, mahirap. Alam ko, malayo yung sa inyo. Hmm. Galing doon sa sentrong, ano ba yun? Anong barangay nga sa inyo? Naibuan. Barangay Naibuan. Bago ka makarating ng barangay Naibuan, anong? Gubat pa ba ang daanan? Mga 3 oras, mabilis na lakad. Sa lakad ninyo? Oo. Pag sa lakad namin? Kaya baka isang araw. Isang araw? Oo. So mabagal pala talaga kami maglakad? Hindi. Sa terrain ba? Sa terrain. So, ito yung mga, yung terrain is talagang pag ganon-ganon. Ah, so kayo, nasanay na kayo. So, dadaan muna sa gubat? Na batuhan, tapos malalaking puno na gubat, batuhan. Pero, basta maraming ahon, maraming lusong din. Okay, pero doon sa, yung sinasabi mong sakahan ng palay, so may area doon na patag. Oh, lahat po yung kapatagan. Tapos may sa pataas parte, yung bundok na napadahilig. Naintindihan ko doon kay Gaspar, from the patag hanggang paakyat daw yung pag-aari ninyo. Ganun. So tuwang-tuwa kayo noon nung binigay sa inyo ng NPA? Di, nung maliit pa kami, ang pagkaalam na namin, sarili namin lupa yon. Ang pagkaalam namin. Nung lumaki na kami, hanggang sa parang buwan-buwan may nadaan ang NPA doon. Nakikinig din kami sa mga pamiting-miting nila. Parang na, ano na namin, parang na unawaan na namin na hindi pala amin itong lupa. Okay. RA pala. Pero malayo yun eh.
malayong area yun eh. Mm. Tapos may nagmamayari, hindi siya ancestral domain. Di ba, katutubo ka man. Mm. Tama? Di ba, mga katutubo, may mga ano yun, ninunong lupa. Oh. In English, I don't know if tama yung Tagalog ko, no? Pero in English, ancestral domain yun. Sa Bisaya, yutang kabilin. Wala kayong ganon? Yung ancestral domain? Yung lupang ninuno? Oh. Meron kami sa Bulacaw. Sa Bulacaw? Bahawi ng lulo ko. Pero hindi dyan sa... Hindi, yung Bulacaw, ano ba yan? Part ng Mindoro yan? Oh, ito. Sa pagitan ng Occidental at... Oriental? Oriental. I see. Last na bayan ng Oriental yan? Last na bayan ng Oriental. Yung Bisaya yung area na medyo may pagkabisaya yung salita. Mm, sa Bulacaw. Mm, so doon kayo ancestral domain, may ancestral domain. Oh, mayroon. Dito sa... Sorry, hindi ko ma-memorize talaga yung barangay. Problema lang sa Bulacaw, bininta na ng lulo ko. Yung lupa nila. Kaya... Yung ancestral domain nila? Mm, kaya naputulak kami doon sa lupang RA. Ah, yun yung dahilan. Mm. Bakit kayo na... nag-migrate sa ibang lugar. Mm. Sa Occidental na. Dapat taga-Oriental kayo. Oh. Tapos nalipat sa Occidental. Hanggang sa doon na kayo, doon kayo ipinanganak? Dito ako pinanganak sa Bulalakaw. Sa Bulalakaw. Doon ako naglaki. Ilang taong ka nung nandun na kayo sa barangay? Naibuan. Naibuan. Mm. Parang gilid ako ng... Malala mo pa? Parang hindi ko matanda. Basta kami nag... Diyan dati sa Bulalakaw, nag-aral ko ng grade 2. Bago kami umalis. So, mga ano ka niyan? Grade 10 years old. Tama? 8? No, yan, parang yan. Diyan kami umalis. Pumunta kami ng Occidental. So, parang, doon sa... na... yung barangay na yan, palagi nyo nakikita ang NPA. Oh, mabait ang NPA sa inyo. Oh. Anong ginagawa nila? Anong maalala mo na kabutihan na pinapakita nila sa inyo? Ang kung lagi siya, narinig namin ng puting papulong nila doon, ano eh, yung lupang RA daw dapat alagaan. Mm. Kasi daw, hindi naman para sa iba, para naman sa mga mamamayan. Mm-hmm. Ang, pero inagaw yun sa talagang may-ari? Oo, kasi yung may-ari na yun, yung dating mayaman, may pastuhan, si Maring. Okay. Yeah. Nung napalayas nila yun, pinamahagi nila sa mga tao. So, delikado pala dito noon, pag may pastuhan ka sa bundok, palalayasin ka talaga ng NPA, lalo pat masyadong malawak yung pagmamay-ari mong lupa. Depende sa ano. Pag mabait yung may pastuhan, halimbawa, pag nagbigay sa mga hiningi ng NPA, hindi niya papalasin. Maging kaibigan nila yon. Pero pag... aliado. Oh, may mga guns ang mga mayaman na may pastuhan. Yan ang kalaban ng mga NPA. I see. Kasi parang palaban ba sa kanila? Oo. Ayan, ano. Hindi nila pala papatayin. Hindi. Basta pag nag... ano, parang... magiging magkipagkibagan ba? So, kailangan lang nila palayasin. Oo. Oh. Okay. So, lumaki ka doon, nakikita mo mga NPA. Oo. Oh. At naipamahagi ang mga lupa. And kayo na magkakapatid, nakatanggap ng lupa. Diba? Oh. Ngayon, pwede namang magsaka na lang. Pero bakit pinili mong mag-NPA? May, ano, may dahilan kasi. Si, yung una, yung ama ko nag-NPA yung una sa amin eh. Mm. Simula 2008, nag-awang NPA yun. Ngayon 2011, hinuli naman kami ng mga sundalo. Mm. Pinala kami sa kampo ng Binli. Okay. Anong ginawa sa inyo? Basta inimbestigahan lang kami. Yung tinatanong kung saan ang ama ko. Sabi ko lang naman sa sundalo. Wala. Hindi ko alam. Maliit pa kami pag-alis. Yan. Totoo naman yun. Hindi ka nagsinungaling nung sinagot mo sa yung sinagot mo sa sundalo. Oo. Na hindi mo alam talaga. Basta alam namin. Nagtrabaho pa baba. Okay. Mga 2000... mga 9. Bago bumalik kasama na yung mga NPA sa amin. Dumaan. Mm. And then? NPA na. Ay, 2009. 10 na pala, 2010. Mm. Ang ganyan. And? Pagkatapos? Pagkatapos, sabi ng sundalo, pag hindi raw sumuko ang ama ko, ay di, hindi raw ako pa-uwiin ba? Mm. Di sa Madrid sabi, hapon, pinauwiin din kami. Tinulungan kami ng kapitan ng Binli. Okay.
bayan ng Bulacan. Bulacan. Oh, anim kami, pang-anim ako ang dala. Yan, kasama din si Gaspar, sabi nila. Ah, kasama din siya noon. Tapos? So, yung pagbalik namin, 2000... Basta ilang taon na nakalipas yun. 2011. Eh, pinatawag ako ng tatay namin na ano, dalawa kami magkapatid yung pumasok, eh tatlo. Dalawa kami magkapatid, buo siyang pinsan na yung si Padok na namatay din. Sa encuentro? Oo, oh, anak din ni Gaspar. Ah, si ano yun, yun, yung si Pado. Yan, tatlo kami pumasok nung panahon na yun, 2011. Noon, nandun na kami sa loob, inimok na nila ako na huwag na mag-uwi. Ah, so ikaw yung sinasabi na pamangkin na sumama, na nauna na doon sa loob. Oh. Kasama si Pado. I see. So, kumbinsido ka din na pumasok? Di nung una taga, di, may, parang may takot ba? Baka nga madala ulit sa kampo na hindi pabalikin. Mm. Kaya nagpayag na ako na mag-full-time. Panahon na yan. So, sa full-time, gusto mo ang full-time? Basta sabi ng tatay kung anong gusto mo, yung mag-full-time ka o mag-sanib-sanib lang. Kasi sabi niya, pag-sanib, painitin mo lang ang sarili mo. Mm. Baka na pagkatapos ng sanib, mag-uwi ko, masabat ako ng sundalo. Kaya may mas maganda mag-full-time ka na lang para tuloy-tuloy na. I see. Si tatay mo, saan ngayon? Nakakulong. Ah, may kaso? Sa Mabini ngayon. Nahuli siya? Oo. Oh. Anong nauna? Nahuli siya o sabag mas nauna yung pagkahuli sa kanya? Oo. Oh. Taong? 2023 din. 2023 din? Oo. Oh. Yun ang, masasabi mo bang isa yun sa mga dahilan na natakot kang baka mahuli ka? Hindi ko pa alam nahuli yun, nung pagbaba ko. Ay, hindi mo alam? Hindi pa. Kailan mo lang nalaman? Nung dito na ako. Nagbaba na. Nagbaba ka na. Oh. Yung bumalik ka na sa pangangalaga ng pamahalaan. Oh. I see. Okay. Pero ano yung nagtulak sa'yo? Ay, sige, bago tayo dun sa pagrason kung bakit ka bumaba. Anong mga nandun? Anong pamamalakad? Anong gusto mong pamamalakad? Anong hindi mo nagustuhan? Yung mauna-una pa, mula 2000, pag-full-time ko hanggang 2016, maganda pa ang pamalakad, parang ano pa, parang payapa tama. Pa. Oo, tama pa. Hanggang 2019 pala yan, kaya. Mm. 19, iba pa eh. Itong huli, parang iba na. Si, sa ano pa lang, sa mga patakaran, mga may paglabag na yung mga opisyal namin doon. Mm. Sa amin, ang mga tingkad rin, yung sa babae. Babae. So, yung bawal pagsamantalan ba ang mga babaihan. Oh, so anong nangyari pala? Yung pinanghawakan dati, pinanghawakan ko yun na bawal pagsamantalan. Yung pala yung mga official namin, may mga palihimba ng mga relasyon sa mga din, babae. Kaya nung nakabukingan, parang iba na ngayon ang tinatakbo ng, ano, ng revolution ba? Mm. Parang hindi na tama. May girlfriend ka ba dun sa loob? Wala kang asawa kasintahan? Lang. Ah, may asawa ka sa loob. Okay. Pero di ba pag mag-asawa, ipaalam yan? Basta magsintahan pa lang ako isang taon. Bawal pa ang siping pag hindi nakabot isang taon. Kasal pa ba makasiping? Ah, kasal muna bago siping. Okay ka dun? Na ano ko yun? Natupad? Na-survive mo yun? Okay. So, sinunod mo yun, di ba? Oo. Applicable sa inyo yun. Pero ang hindi mo nagustuhan is that? Yung mga official namin pala, may mga ginagawang kalukuhan. Yung namatay dyan sa ano ngayon, sa Laguna. Yung si Jura, ang tawag yun. Mm. Yan. Anong ginawa niya? Pala, makipagrelasyon siya sa isang ano din, babae na may asawa sa labas. Hindi, si Jura may asawa sa labas. Ngayon yung isang babae. Si Jura. Joram? Jura po. Jura may asawa sa labas. Oo. Kinasintahan niya ang NPA din na babae sa unit ninyo. Pumayag naman yung babae. Mukhang pumayag. Di ba may sinasabi tayong pagwawasto sa sarili at pagwawasto sa kapwa? Walang ganong pagwawasto? Parang hindi sila nagwasto. Isip ko lang kaya parang hindi na tama kung ganito. So nagiging tama na ngayon yung kabitin yung kapwa NPA? Hindi, mali pa rin. Oh, mali sa iyo, pero sa kanila tama yun. Okay, kasi ginawa man nila. Oh.
Di ang ano ko lang doon, sa ano, mahigpit sila ba sa mga... Sa iba? Oo, oh, iba. Pala sila pala may ginagawang kakaiba. Okay. So, ibig sabihin, yung ibang mga NPA doon, gusto din silang magkaroon ng girlfriend, boyfriend. Gusto din nilang gawin yun. Kumbaga kung anong pagkakasala ng pagkakamali ng pinuno, gusto ding gawin ng mga nasasakupan. Ganun ba yun? Hindi ganun. Ayaw din nila yun? Ayaw din nila. So, matitino ang nasasakupan. Oh. Medyo may problema ang pinuno. Oo. Oh. Kasi yung mga nasasakupan, ayaw magkasala ba sa tungkol sa mga ganun? Oo. Oh, takot. Oo, oh, takot magkasala. Ikaw takot ka din. Oo. Oh. Pero yung pinuno, hindi takot. Hindi, ginagawa yung hindi dapat gawin. Oh. Apart from that, gawas, bukod dyan, ano pa yung hindi mo nagustuhang pamamalakad? Yun lang ba yun? Mas ganun lang, pero oh, mas ganun lang. Do you, mako-confirm mo ba? Kasi yung si Gaspar, at saka si, yung anak niya, si JR, nagkumukuha na daw kayo ng ano eh, ng hindi sa inyo. Oo, oh, mas yun na, yung pandagdag. Yung 38 namin na tinatawag, eh, hindi na... Nasusunod. Nasusunod. So, pag nanakaw na yun. So, masasabi natin na nitong mga huling araw, magnanakaw na ang mga NPA. Oo, wala nang paalam yun. Kahit yung mga pambinta ng mga civilian na mga gabi dyan, saging, tiba na lang yan. Wala nang paalam. Bakit gutom sila? Gutom. Siya gutom na. Yun ang ano. Pero yung, how about yung pera? Di ba meron tayong revolutionary tax? Makunat na ngayon magbigay ang ano? Sino ang makunat? Basta ang sabi ni Pluro, yung mga binubuwisan ay hindi na nagabuwis ngayon. Hindi? Hindi na daw gabuwis ba? Ah, ganun. Makunat na daw. Kaya wala na silang mabibiling pagkain. So, are you saying na talagang mahina na ang NPA sa Mindoro? Oo. Sa tingin mo, mabubuwag yan sa bago matapos ang administrasyon ni Presidente Marcos? Tingin ko, baka hindi. Mahina, ano sila, manghina lang. Manghina lang. Hindi mauubos. Bakit? Maraya pa silang ano, mga, ano ba, nare-recruit na iba. Saan galing yung nare-recruit? Iba, galing sa ano eh, sa mga... Paaralan? Oo, pamantasan? Oo. Ganun ba yun? Last year nakapag-recruit kayo? Mayroon pumasok na namin dyan yung nakaraan, yung taga-brigade na nahuli sa brigade. Ah, yung mga taga-eskwelahan, yung mga matatalino. Ah. Pero dito sa Mindoro, wala na silang manok. Kumbaga, yung mga tao sa Mindoro, mulat na, sa tamang kamulatan. Namulat na sila na ang NPA magnanakaw na ngayon. Hindi na sila mabubuting tao. Tapos, ang kanilang nare-recruit, ang kanilang nade-deceive yung taga, yung mga ano na lang, mga kabataan sa mga paaralan. Mas yun lang. Dito may mag-full-time din taga Mindoro, pero hindi magtagal ba ng mga taon na awol din. Ang ganun, hindi kagaya sa'yo, no? Lumampas ka ng, umabot ka ng 13 years. No? So, umalis ka. Paano ka umalis? Yung dahilan na pag-alis namin, taga, ano na, yung hirap ng dinanas namin. Yung hirap sa matulog kang gutom, walang kinain ba? Tapos maglakad ng walang kinain. Ilang araw yung walang kain? Parang buwan namin dinanas yun. Buwan kayong walang kain? Oo, nung mula, mahuli itong tatlo. Para kayong nag-aayuno. May makain din, pero hindi ba sapat? Anong kain yun? Isang pirasong yung bundok ba? Bundok? Yung parang gabi na mga... Karlang. Oo. Karlang yan in Bisaya, yata. Yan, no? Tapos saging. Saging. Mga dalawang ilaw yan. Lang. Niluluto din. Pero hindi sapat ba sa ano? Siyempre yung energy nyo, no? Kulang. Tapos naglalakad kayo ng naglalakad. Tapos may kalaban pa na nag-operate din. Oh. Eh, masyado ang operation. Talagang binuhos ng pamahalaan ang operation against sa inyo. Oo. So, sumuko ka. Kanino ka luminya? Sa kay Gaspar. Kinontak si Gaspar para pasukuin ka kasama ang anak niya na si JR. Oo. Sabay kayo ni JR bumaba. Sabay kami. So, anong naramdaman mo nung nandito ka na sa kamay ng gobyerno?
yung ramdaman ko, adi, ano, magsala yung mga doktor na labas amin. Hindi totoo pala. Lata. Kagaya ng? Yung pamagbaba ka raw at magsurinder. Kahit magsurinder ka, tuturturin ka pa rin. Para lang daw makuha ang mga impormasyon. Ano ang mga torture na gagawin sa inyo? Pahirapan daw, pahirapan. Tapos lahat ng panunurture, gagawin daw sa'yo para babalatan lang. Oo, talampakan nga. Talampakan. Bunutan ng kuko. Oh, grabe yan. Kaya yung pagbaba namin dyan, adi, handa na ako, bahala na ako, isip ko, bahala na. Ganun nangyari ba? Oo. Handa ka nang iturture? Oo. Kasi, ganun ba yon? Yun ang ano sa amin, ibilit na eh, doktrina. Oo. Sabi ko, bahala na, pinili na naman namin ito eh, sabi ko ng kay GR. Diyan. Pero, anong nangyari? Hindi man totoo. Hindi totoo. Hindi ka tinorture. Kinurot ka ba? Hindi rin. Walang ganun. Walang dumampi. Wala. Na ibang kamay dyan sa katawan mo. So, nung naranasan mo yun, anong naramdaman mo dun? Parang may galit din sa dating kasama namin. Ba't ganun ba sila mag-doktrina sa ano nila? Mm-hmm. Parang ginagawa nilang masama yung ano ba, yung gobyerno. Oo. Parang ginagawang masama. Pero ikaw ba'y naniniwala by this time, ngayon nag-uusap tayo, na masama ang gobyerno? Siya ngayon, hindi na. Pero hindi sa loob talaga. Nasa loob ka. Maniniwala ka talaga? Oo. Kahit hindi man ako maniwala, pero yung halos kalahatan, yun ang ano sa amin eh. Oo. Kaya parang magsang-ayon ko lang rin. Kasi pag magsarungat ka, parang iba ka baga sa kanila. Oo, baka pag paghinalaan kang asset, no? So, sumuko ka ng December 2023. Today, as we speak, April 9, 2024. Kumusta ang buhay malaya? Masaya. Masaya? Oh, hindi ka naman masaya? Hindi. Di gaya doon sa bundok na ano ba, patago-tago. Yeah. Grabe ang tago. Tago, lakad. Mm. Nung bumaba ka, ganito na ang katawan mo o pumayat ka? Payat ako. Payat ka. So ito, nakakain ka na ng maayos. Pinapakain ka ng sundalo. Okay. So, sa ngayon wala ka pang trabaho? Wala. Ano ang mga activities mo ngayon? Na habang naghihintay ka na makapaghanap ng trabaho, tinutulungan ka muna ng kasundaluhan. Oh. So ngayon dito, ano lang, mas ano kami? Sa isto lang. Dito lang kami. Walis-walis lang kami. Walis-walis. Tapos supply lang ng pagkain. Oh. Pero anong ang pangarap mo? Ano rin sana? Pasok din sa kwan. Special English din. Ah, gusto mo magsundalo? Bakit? Kasi, pag sa ano naman, labas, wala na lang ibang mapasok na trabaho ba? Kasi delikado din sa kapinanggalingan namin, mga kasama namin. Naintindihan ko, parang gusto mo magsundalo para ipagtanggol din ang sarili mo. At naintindihan ko din na gusto mo ipagpatuloy ang sinimulan mong pagtatanggol sa bayan sa tamang paraan ngayon. Kasi mas tama ang paraan nung pagiging sundalo. Tama ba yon? Dahil ito legal, hahawa ka ng baril, legal, tapos may ibibigay na sweldo ang pamahalaan dahil hindi naman talaga din basta-basta ang magtanggol sa bansa. Tapos nagiging boses kayo ng pamayanan. No. Kasi malalapitan man kayo. So anong tinulong mo ngayon sa ating kasundaluhan habang nandito ka sa kanila? Bukod sa pagwawalis. Siyempre hindi political ano kaya. Platoon leader. 'Di ba? So pag platoon leader, marunong mamuno 'yon. Marunong mag-command. So ano ngayon yung tinutulong mo sa ating kasundaluhan? Nakikipag-usap ka sa masa? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa. Hanggang saan lang yung level mo? Dito lang. Sa isto lang. Okay. Pero tinutulungan mo silang masungkit yung mga kasama mo noon para mapasuko. Mapasuko at
Kung hindi susuko, hahabulin. Tama ba yun? Mas yung ano lang, mga impormasyon ba na pwedeng dapuan ng mga dati kong naging kasamahan? Oo. Kasi nung hindi na ano ko sa mga taga dito. Okay. Siyempre, tinutulungan mo din silang ituro yung mga bundok kung saan sila napupunta, no? Mas ganun lang. Mas yun parang ang ano namin. Okay. Itulong ko sa nila. Pero habang hindi sila nahuhuli, kung kaya pa natin silang kausapin, sige nga, mangusap ka sa kanila. Anong gusto mong sabihin sa mga kapwa mo noon, NPA, para maging katulad mo na maging malaya mula sa danger o delikadong buhay sa bundok? Sa ano ko sana sa kanila, layunin ko, ano, magbagong buhay na rin ba sila ba? Para hindi rin sila mahirapan doon sa bundok. Alam ko naman, ano, hirap na hirap na sila doon eh. Doon nang sa operasyon na sundalo, yung maramihan ng operasyon ngayon, hindi na kagadati na pakunti-kunti lang. Kunti lang, isang buwan, parang wala pang nadaan sa amin dati. Ngayon? Pero ngayon, parang linggo-linggo, mayroon eh. Mayroon kami kadikit ba nung nakaraan. Ah, kagaya din yan sa Mindanao na talagang naglagay sila doon ng Forward Operating Detachment, FODs. Sa bundok na? Yes, doon na sila. Sinusuplayan na lang. Pero naintindihan ko, based on our research, may asawa ka pala sa loob. Anong nangyari sa asawa mo? Hindi ko na alam kung anong buhay niya ngayon eh. Mahal mo yun, siyempre. Gaano mo kamahal yung asawa mo? Basta, mahal na. Ano na gustuhan mo sa kanya doon? Bakit mo siya mahal? Anong nakita mo doon sa babaeng yun? Dati nung sakbo pa kami, ano ba sa propaganda, masipag, mahusay. Okay. Mahusay magturo, yan. Oo. Tapos? Yun. Sa, kaya pinakasalan mo siya doon? May anak kayo? Meron. Ilan? Dalawa. Dalawa. Pero anong nangyari? Bakit hindi mo alam kung nandun siya sa loob? Kasi nung Mayo, nung pag-alis na sa amin. Mayo ng 2013. 13, okay. Ay, 23. Hindi, ano yun, mag-materialite na rin yung mga anak. Ngayon nung tapos panganak na, pabalik na sa amin. Tsakto naman nagkalabanan sa Tawas ba? Hindi, anong bayan yan? Bungabong. Ah. Tama nga, Bungabong ba yan? Tawas. Oriental Mindoro pa rin. Oo. Kaya hindi na napapasok sa amin. Kaya na, kung dapat sa Mindoro ang pasok, sa Batangas muna nagtigil. Sa unit ng Batangas. Dahil may encounter. Oo. Madidelikado siya kung papasok dito. Pumasok siya. Hanggang sa bumaba ka, hindi mo na alam ngayon kung saan siya. Hindi na. But do you think nasa loob na siya ngayon? Oo, yun ang pagkalong sa loob pa. So gusto mo siya makapiling muli. Anong pangalan niya? Tikya. Tikya. Sige, kausapin mo si Tikya. Anong gusto mong sabihin kay Tikya? Di, ang kukusahan ay ano. Gusto ko siyang makasama ba? Pati yung mga anak namin, nabuo na kami. Yun lang yung ano. Gano'ng ka-importante sa'yo na buo ang pamilya? Yun lang ang pangarap ko sana eh. Mga nung mababa ko agad, yung nasa taas pa kami, yun ang pangarap din namin. Mabuo kami na parang isang buong pamilya ba? Oo. Kasi sa loob, watak-watak. Naiiwan, napapabayaan yung pamilya. So it is a clear, ang tawag dito, clear example na sa loob ng kilusan, bubuwagin ang pamilyang binuo mo at ihihiwalay ka sa pamilya mo hanggang sa magiging miserable ang buhay mo. Ganun ba yun? Yes. So, I hope it is our prayer, Ali, that matatagpuan mo ang pamilya mo, yung mga anak mo, makakapiling mo, yung asawa mo, sana sumuko din siya kagaya mo, and makapaghanap ka din ng trabaho, yung desire mong maging sundalo, matupad sana yan, matutulungan ka ng Philippine Army, and maging buo kayo at makapangusap ka din sa mga pamayanan na dati niyong dinisturbo upang ikaw ay makapaghingi ng tawad at ng
makausap mo din sila na that the government, na ang gobyerno ay mabuti. Tama? So with that, God bless you, Ali. Sana'y pagpalain ka pa ng poong may kapal. More knowledge and wisdom be upon you, and the Lord, may the Lord God protect you. So congratulations for being back in the arms of the government. Sir, una kong itanong sa inyo, sir, regarding dun sa ating mga surrenderies. Yeah. I understand na marami tayong mga sumusuko dahil sa mga series of focused military operations. But in your term ngayon, with your term, ano yung mga kilos pa natin upang talagang mapanawagan natin yung pagsuko ng ating mga kaibigang NPA? Actually, continuous, ang pinaka-importante talaga dyan kami is mag-serve as link talaga. So, ang ginagawa talaga namin dyan is coordination parati sa LGU, sa mga mayors, ano ba yung mga programa nila. At yun naman nung ginagawa namin, i-relay naman namin siya sa mga kababayan natin, lalo na yung nasa malalayo. I-relay namin na ito yung mga programa ng gobyerno, na ang gobyerno hindi na nagkukulang. Okay. Na at least feel nila na hindi nakatulong, hindi na gumagawa ng paraan ng gobyerno para tulungan sila. Mm-hmm. Tapos yun, pinapaabot din natin yung mga programa ng ICLIP, yung mga nasa bundok pa na gustong magbagong buhay, na meron silang matatanggap na assistance, na meron silang livelihood na matatanggap. Taka pinapakita din namin sa kanila na ano, yung kasi ang problema sa kanila is nabe-brainwash. Brainwash sila eh. Marami na kami nakakausap na ganyan, yung mga FRs. Ang indoctrination sa kanila, pag mag-surrender ka, mahuli ka dyan, papatayin ka ng sundalo. Yun yung ano? Yun talaga yung tumanim sa utak nila. So, ang ginagawa namin dyan, tinutulungan talagang yung mga nagsusurrender, pinapakita talaga namin kung ano ba talagang sundalong yun. Opo. Na ang sundalo ngayon, iba na. Hindi tulad siguro dati ng mga sinaunang panahon. Pero ngayon, iba na. Very professional na yung sundalo ngayon. So by the mere word of mouth dumarating sa kamag-anak nila, hopefully nakakarating yung magandang ganong gawain sa mga nasa taas pa. Okay. Para at least maano sila. May ganyan naman na silang bumabana. Okay. Wala na silang pinaglalaban na ano. Tapusin na natin yung gera. Gaano ka-importante na by this year, dapat bumaba na sila? Ayun talaga yung objective natin. Within this year, dapat matapos na natin. Kasi napakatagal na panahon. Kung hindi tayo magbibigay ng timeline, targets, na dapat within this year, wala na yan. Mm-hmm. Baka dumating pa yung point na babalik na naman yan sila. Napapabayaan na naman natin. So dapat yun talaga. Yun ang objective talaga ng brigade. Okay. Within this year, yung Mindoro is matapos yung gulo. Nung pumasok kayo sa noong February, ilan na lang ang strength ng NPA na kinoconfront ninyo at saka anong prente ito o yung unit na nandito sa area nyo? Actually, ang naiwan sa ICM is tatlo na lang. Sa, yun ang kinoconfront ng unit, is, yung ICM. Since series ng encounters last year, talagang nagka-ubos-ubos sila. So dahil na-dissolve yung isang yung KLG mob natin, yung isang platoon ng KLG mob, ginoin siya sa ICM. So ang naiwan na lang is actually sa 10 na lang. So 10 na lang ang kinoconfront ng whole battalion na nandito ngayon, ICM. Yung remnants na lang niya. 10 katao? 10 katao. Ganoon na lang kakunti. Pero minsan yung kung gaano kakunti, kahirap hanapin. Yun ang problema. Kung gaano kakunti, yun ang mas mahirap hanapin. Anong strategies ninyo, sir, upang bukod sa panawagan ng pagsuko, of course, may mga hindi talaga, ayaw talaga sumuko, pero anong strategies ninyo upang itong 10 ito na kinukumpronta ninyo? Kasi I believe, pag hindi ito na-neutralize, whether sumuko or namatay sa bakbakan, magiging dangerous pa ito, yes, sa buhay ng ating mga tao sa pamayanan. So, anong strategies na ginagawa ninyo dito sa 76IB upang ma-neutralize ang mga ito? Actually, siguro masagot ko yan in 2 points. Una-una, is hindi natin ini-ease yung pressure. Talagang, yung although kukunti na yan siya, hindi tayo tumitigil na
mag-operate sa taas para continuous yung pressure. Yun yung importante na hindi nila nararamdaman na safe sila. Opo. Yun yung isa. At sa tingin ko yung pangalawa is gusto natin iparamdam sa kanila na insignificant na sila. Mm. Kaya yung isang effort ng battalion yan, at saka ng brigade, at saka ng 2ID is pagde-declare ng stable internal peace. Para mismo ang tao na nagde-declare, ayaw na namin kayo dito. Mm-hmm. Kami ay peace-loving na, wag na kayo dito. Yes. Yung the mere fact na magsasabi ang municipality, ang mga kababayan natin na nakatira doon na ayaw na namin ng ano, napakalaking impact sa kanila yun. So, to the point siguro na talagang mawalan sila ng suporta at mawalan na sila ng lakas ng loob na manatili sa bundok at bumaba na lang siguro. Opo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga minamahal kong IDQers sa patuloy ninyong panunood at pagsuporta sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Naway nagkaroon po kayo ng isa naman pong perspektibo mula sa mga former rebel ng Isla ng Mindoro. Kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na IDOQ by John Paul Siniel, and for you to be alerted once we have new uploads, please to click the notification bell. Also, you can like and share our Facebook page. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.